Kumusta tayo mga kapatid at kaibigan, isang mapagpalang araw o oras, mag-reaction video tayo kay Kajomar Bobek TV patungkol sa banal na aklat at matuto tayo sa kanyang kwento.at mag-subscribe kayo sa amin, panoorin na natin mga kapatid Terlets. Sa lahat ng aklat, tanging ang Biblia lang ang nakapagtala ng mga nakakamanghang bagay sa kasaysayan. Mababasa ito sa maraming chapter nito. Ang iba siguro hindi pa alam ang mga istorya sa kwentong nandoon, lalo na sa mga hindi masyado nagbabasa ng Biblia. At hindi rin kilala ang ating Panginoong Hesukristo hanggang ngayon. Ang Biblia ang pinakasikat na libro sa buong mundo. Naisalin na ito sa napakaraming lingwahe at itinuturing nga ito na bestseller of all times. At ayon po sa kasaysayan, marami pong pinagdaanan ang Biblia noong unang panahon. Madalas pong tuligsain ng mga Katoliko ang Iglesia ni Kristo na kumu kaming mga kaanib daw ay pinagbabawalan magbasa ng Biblia. Bagaman wala silang matibay na batayan, ay patuloy nilang ginagamit ang argumentong ito upang gawing paksang pagtatalunan. Ngunit lingit sa kanilang kaalaman ng lahat, walang kaanib sa Iglesia ni Kristo na walang Biblia sa kanilang tahanan. Walang sinumang kaanib sa Iglesia na may Biblia ang sinaway kasi bawal. Wala tayong nabalitaan na natiwalag sa iglesia dahil sa pagbabasa ng Biblia. At bago po tayo magpatuloy sa bidyong ito, mga mahal na kapatid at mga giliw naming mga kaibigan, ay isang mainit na pagbati muna po sa ating mga giliw na mga kaibigan dyan na patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa ating munting channel at nagsusuri sa mga bagay-bagay na hindi pangkaraniwan. Inspirasyon po kayo sa amin, kaya patuloy kaming gumagawa ng mga nakakamanghang video na kapupulutan nyo ng kaalaman, kasaysayan, impormasyon at iba pa. Ang Biblia na malaya nating nababasa ngayon na may pagkakataon na hindi na umabot sa ating panahon. Ang ilang mga bahagi ng Biblia ay isinulat sa balat ng hayop at papyrus na isang uri ng halaman. Halimbawa nito ay ang napreserba na Dead Sea Scrolls na natagpuan sa kuweba ng Hudiya. Pero may pagkakataong manganib mawala ang Biblia. Noong 100 BC, ipinagbawal ang Biblia at ipinasunog ni King Antiochus IV ang mga kopya nito. Naulit ito noong 301 to 304 AD. Na ipinasunog din ng isang Roman emperor ang kopya ng Biblia. Sa mga pinagdaanan ng Biblia para makarating sa ating panahon hanggang ngayon ay may banta pa rin sa mga banal na kasulatan.
dahil may mga bansa pa rin na ipinagbabawal ang Biblia. Pero sa pag-unlad ng teknolohiya, mas lalong lumalaganap ang naabot ng mga banal na kasulatan. Kung balikan natin ang kasaysayan, aling relihiyon po ba ang totoong nagbabawal sa pagbabasa ng Biblia? Walang iba kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Noon lamang taong 1998 ay may ibinunyag ang Vatican upos sa isyong ito mula sa isang ulat. The Vatican permitted scrutiny of one of the most notorious periods in Roman Catholic Church history. On Thursday, when it opened the archives of the department once known as the Inquisition, scholars now will be able to study cases such as that of the astronomer Galileo, condemned by the Inquisition for claiming the Earth revolved around the Sun, and Giordano Bruno, a monk burned for heresy in 1600 in Rome, Campo di Fiori Square. Vatican officials say the secret files dating between 1542 and 1902 will yield precious new juicy secrets. The Church officially rehabilitated Galileo in 1992, for example, but the archives do contain some surprises. Open on Thursday alongside the Inquisition archives was the infamous Index of Forbidden Books, which Roman Catholics were forbidden to read or possess on pain of excommunication. This showed that even the Bible was once on the blacklist. Translation of the Holy Book ended up on the bonfires along with other heretical works because the Church, whose official language was Latin, was suspicious of allowing the faithful access to sacred texts without ecclesiastical guidance. Hindi lang ipinagbawal basahin ang Biblia, ipinasunog pa ng simbahang Katolika. Kahit sa ang timbangan natin ipatong ang kanilang pangangatwiran, ay malaking kahihiyan ang ginawa nilang ito. Alam kong imamatuwid din nila ang tiwali o corrupt daw na pagsalin ng Biblia kagaya ng ginawa ni John Wycliffe, nagsalin ng Biblia noong 14th century 1382 to 1395 AD at William Tyndale na nagsalin ng Biblia noong 16th century between 1522 to 1536 AD, kung kaya't ipinasunog daw ng simbahan ang mga Biblia. Sa kabila ng layunin ng mga ito, lalo na si William Tyndale na maisalin lamang ang Biblia sa wika ng mga tao, ay ipinasunog din siya ng simbahan na naturingang religious authority pero kayang labagin ang utos ng Biblia na huwag kang papatay. Mas maiging basahin po natin. Tyndale's Bible, published in 1525, was more accurate than Wycliffe since it was translated from the original Greek and Hebrew. When church authorities tried to stop the publication of this Bible, it fell from England to Hamburg, then to Cologne and Worms, where his New Testament was printed and smuggled into England in bills of merchandise. On October 6, 1536, Tyndale was burned in stake of translating the Bible into the language of the people. Kahit hindi na po natin tagalogin, malinaw ang kalunos-lunos na sinapit ni William Tyndale sa kamay ng simbahang Katolika dahil lang sa pagsalin niya sa Biblia. Mga kapatid at mga giliw naming mga kaibigan, kung kayo po ang tatanungin, maniniwala po ba kayo na nagbawal sa pagbabasa ng Biblia ang simbahang Katolika at nagpasunog pa ng mga ito dahil sa mga corrupt translation daw sa Biblia na pinigilan nilang lumalaganap? Ako po hindi. Bakit po? Ilalagay ko po ang link sa description ng video ito. Mula sa link na ito,
ay malinaw nating makikita ang mahigit na 175 pang mga salin ng Biblia na kinikilala rin ng simbahan na corrupted translation mula taong 1610 hanggang 2004. Nagtataka po ba kayo bakit hindi nila nagawang ipasunog ang mga iyan? Aminin man nila o hindi, ang mga corrupted Bibles na yan ay nag-e-exist pa rin hanggang sa mga panahon natin ngayon. Bago pa man po nag-exist o nagsilitaw ang mga tinatawag nilang corrupted na mga salin ng Biblia, katulad daw ng kina Wycliffe at Tyndale, ay ugali na talaga ng mga papa ng simbahan Katoliko ang magbawal sa pagbabasa ng Biblia. At ang malala pa ay ipinasunog pa ang isa sa mga makalumang kasaysayan ay ang naganap noong taong 1199 or 12th century. A sin through the persecution by Roman Catholic popes, almost without exception, the early popes opposed the reading and translating of the Bible, and 1199, Pope Innocent III ordered the burning of all Bibles. Gaya ng nakikita sa pamamagitan ng mga pag-uusik na mga papa ng Romano Katoliko, halos walang pagtatangi. Ang sinaunang mga papa ay tuturo sa pagbabasa at pagsasalin ng Biblia. Noong 1199, ipinag-utos ni Papa Innocentio III na sunugin ang lahat ng Biblia. Gaano man nila ikugli ang maitim na katotohanan at ibintang sa ibang reliyon ang kanilang katiwalian, ay lalantad pa rin ang totoo kapag ang nagpatunay na mismo ay ang kanilang kakilakilabot na kasaysayan. Naway nakapagbigay na naman po ng munting kalaman